Woohoo! Ayan at magandang araw po ulit. Magagandang lalaki at babae po tayo lahat, mga kamab. Mabuhay po kayo at sa araw na ito, tatalakayin natin, no, yung tila pag-overtake na naman, nagpaparamdam na naman. Itong si Willie Rebillame, no, mukhang mga agaw na naman ito ng time slot. Mga agaw na naman yata ito ng show, ano, at siyempre, alamin natin, no, yung mga kaganapan na yan sa aking correspondent. Nox, no, ang aking Partes Toits, ha? Partes Toits. Ano meron? Pasok? Okay, magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan, Batang Maynila Toits. Ito, yung iba kasi ayaw maniwala. Yung iba ayaw maniwala sa balita na meron ngang nangyayaring kaguluhan dyan sa Itbulaga. Ngayon, kitang-kita nyo naman sa social media, kalat na kalat na. Kahit saan ka tumingin, sa Facebook, sa Twitter, kalat na yung balita na meron nga nangyayaring sigalot dyan sa pamunuan ng Itbulaga. At itong napapabalitang internal issue, maaari itong maging dahilan para tumigil ang Itbulaga sa ere. Naku po niye. Wala na tayong makakantang mula apari hanggang ulo. Di ba? Buhat kasi nang dumating si Duterte, nagkaroon ng ito, sumikat ni si Willie. Parang kakagulo talaga to si Willie sa lipunan, di ba? Mula apalit hanggang bulo. Teka ha. Biruin nyo, 44 years na mayagpag ang Itbulaga. Longest running noontime show sa telebisyon ang Itbulaga. Pero dahil ngayon sa isyong kinaharap nito, maaaring huminto ito sa pagsasaere. At nagsimula yan kasi nung napabalita na merong isang executive dyan sa Itbulaga na gustong tanggalin itong founding producer na si Tony Tubiera dyan sa... Walang yan, yung founding producer pa, oh. Alam nyo kasi, mga kaibigan, para sa akin, ha, isa yun sa founding fathers nyo, ba't nyo tatanggalin yan? Porkit ba, ano ba? Dahil ba hindi na pumapasok o mahina na, ganon? Hindi dapat ganon kasi respeto ang tawag dun, eh. So therefore masasaktan itong TBJ na ito. At sa tingin ko ito ang magiging root cause, no? Hindi papayag ang TBJ sa tingin ko kasi sila ang sila ang mayor. Sila ang masasabing ugat puno ng Itbulaga, di ba? Tuloy, parang Toits. Programang Itbulaga. At napabalita rin na ilan sa mga host dyan sa show ay sumusuporta dito kay Tubiera. Kung sakali man tanggalin itong si Tony Tubiera, sasama sila na aalis sa Itbulaga. At ito, mga kaibigan, habang tumatagal, lumiliwanag po itong issue. So, hindi lang po ito chismis, hindi lang po ito kwentong Marites, mga kaibigan. Totoo na to, Toits. Ito, mga kaibigan, nag-report po yung bilyonaryo. Ang sabi, itong executive na gustong tanggalin si Tubiera, na sinasabihan itong si Tubiera na mag-resign, ay itong si former Zamboanga del Norte Representative Romeo Halosos, na allegedly gusto ng complete control sa Itbulaga. Etong si Halosos ay ang current chairman ng Television and Production Exponents Incorporated, o itong tape. At eto matin... Itong si Halosos, ah. Diba, sino ba yung Halosos na, ano ba yun, yung nakasuhan ba ng rape? Pero hindi yata ito, ewan ko, mukhang iba ito, no? Hindi ko lang alam kung sino yung Halosos na yan. Sige, tuloy muna, parang Toits. Okay, mga kaibigan, ito yung napapabalita. Ang gusto ni Halosos, kung sakali mang mag-alisa na yung mga host ng Itbulaga, alam niyo ba kung sino yung gusto niyang pahawakin dyan sa panibagong show o panibagong version ng Itbulaga? Alam niyo kung sino? Ang gusto niya ay itong si Willie Rebillame. Tsa parang style ABS-CBN talaga, no? Parang wala, no? Nung buwat naging Duterte Marcos na, nagkagulo-gulo na tong bansa natin. Ultimong mga programa sa telebisyon, pati mga network, pinakikialaman na. Di ba? Delikado. Kaya siguro iba, nag-iisip siguro, planado. Pero sa totoo lang, mga kaibigan, kaya malakas ang loob ni Halosos na
na tanggalin itong mga host na ito, maging si Tubiera, talagang ano, planado. Hinintay niya talaga na maalis sa gobyerno itong si ano, si former Senator Tito Soto. Di ba wala na siya sa gobyerno? O siguro, ilag siya kasi senator pa si Tito Soto, eh ngayon hindi na. Kaya sinamantala niya yung pagkakataon. At ngayong tatanggalin niya si Tubiera, sasama nga itong mga ibang host ng Itbulaga. Sino-sino yon? Eh syempre, itong si Tito Vic at si Joey De Leon. Pati na yung iba. Kasi, oo, pag umalis si Tito Vic at Joey dyan, sigurado lahat yan. Hindi ano yan, kasi pamilya yan eh. Oh, mga magkakadugo yan, mga magkakapuso. Oo. Aalis yan, pati si ano, si Lamain, aalis lahat yan. Wala silang sino may iiwan sa Itbulaga. Ah, baka yung tagawali siguro. Oo, baka yung tagalinis ng ano nila dyan, yan may iiwan. Pero alisin mo yan, pag sinabi ng Tito Vic and Joey, aalis sila. Ay nako, magulo yan. Tapos si Willie pang ipapalit. Nako, ito talaga si Willie, oh. Akala ko ba Ulol TV na yan, Bilyar, Sayad All. Ba, ang nabalita natin kanina, ang gusto niyang maiwan dyan ay itong si Jose Manalo, si Wally Bayola, at itong si Alan Kay. Pati nga si Paolo Ballesteros at itong si ano, yung asawa ni Judy Al Santos, gusto niya nang tanggalin, gusto nang alisin ni Halosos kasama yung tatlo. Yung tatlong TVJ, si TVJ. So, yan mga kaibigan, yan po ang nangyari. At gusto ni Halosos, actually kinausap na ata ay mga kaibigan, na si Willie Revillame ay magiging parte ng panibagong version ng Itbulaga. At nakarating na ito sa host ng All TV. Nakarating na kay Willie Revillame. Oja. Alam nyo, halos lahat ng pinunta ni Willie nagsasara eh. Lipat siya 2, lipat 5, lipat 7, lipat ng All TV. Diba? Oh, lilipat ulit. Nako, kawawa itong magandang reputasyon ng Itbulaga na ito. Diba? Oo, tapos Willie na naman. Nako, sira ang Itbulaga. Sayang, o tuloy. At wala pang balita kung tatanggapin ito ni Willie Revillame. At napabalita rin na if ever na itong si Tito Soto, Big Soto at si Joby De Leon ay nagdesisyong umalis talaga ng Itbulaga. Kasi susunod sila kay Tubiera eh. Kumbaga loyalty ang pinag-uusapan to dits. Oh, loyal sila kay Tubiera. Kaibigan na nila yan si Tubiera, hindi lang yan sa loyalty ng pera, no? O pagiging amo. Oo, syempre pamilya nila yan eh. Nagsimula yan, founding chairman yan eh. So, masakit sa kanila yan. Oo, to it's matinding pagsubok ito sa Itbulaga, no? Yun pala yung magiging ending nila kung sakasakali. Hindi nila pababayan si Tubiera kasi iba ang pinagsamahan, to it's, no? Sabi nga to it's yung dati nating commercial eh, nung mga bata pa tayo, di ba? Iba ang may pinagsamahan. Kaya kung aalis si Tubiera, aalis na rin itong TBJ. At ang bala kasi nung tatlo ay gagawa sila ng show. Ang title po ng show, The Barkads. So yan ang plano ng TBJ. At ito pa mga kaibigan, itong TBJ ay reportedly planning to invite Jose Manalo, Wally Bayola, Alan Kay, May Mendoza na maging parte ng bagong show. Ito nga ang The Barkads. So ngayon parang meron na talagang hidwaan. Kasi ang gusto nga mangyari ni Halosos, maiwan itong tatlo, si Wally, si Jose, at si Alan Kay. Pero dito, balak ng TVJ, Tito Vic and Joey, nakunin itong tatlo dun sa kanilang panibagong programa na pinamagatang The Barkads. Oo naman, syempre. Ako naniniwala ako na sasama dyan si Lamain. Kasi ang tunay na may utak talaga dyan, si Tubiera. Yung husay niya, namuunan lang yan sa tingin ko si Halosos. Oo, ang tingin ko may utak talaga niya si Tubiera at saka itong TVJ na ito. Ang nagdala ng matagal yan, yung usino talaga yung may nakaisip ng entertainment na yan. Diba? So sa tingin ko, hindi rin naman papayag na mawalay si Wally at si Jose dyan at saka yung The Rest of the Barkads sa TVJ. Baka pati yung mga bago, sasama lahat yan sa Tito Vic and Joey. Iba ang
ang ika nga, no, ang may pinagsamahan. Di ba? Oo. Pero mga kaibigan, ha, wala pa pong ano, formal statement. At saka ito, ha, maraming may ayaw kay Willie. Oh, ultimong dancer na hindi sikat, umaayaw niya kasi si Willie. Subok yan, na boss yan. Gusto niya tanggal lahat. Gusto niya siya lang ang mag-isa nag-uutos. Siya na yung nag-uutos sa cameraman, sa director. Siya na lahat yan. Gusto niya ni Willie ganyan. Kita mo yung show niya. Diba? Papagalitan ka dyan. Papagalitan ng mga drummer. Lahat yan. Papagalitan ni Willie yan. Eh, lahat yan magsisialisan. Kawawang Itbulaga. Nakasanayan natin eh. Yun lang pala magiging ending. Kay Willie lang din pala babagsak. Itong si Tubiera at itong si Halusos. So itong mga naririnig natin mga kaibigan, ito po ay ano, ay galing sa mga ano, sa mga reliable sources. Hindi po ito basta-basta chismis lang. Ito po ay talagang ano, nakikita nila at alam nila yung nangyayari diyan sa ano, sa Itbulaga. At ito, matindi. Ito ay matindi. Si Willie Revillame. Oh. Ang kukunin ni Halusos. Kung sakaling umalis ito si TVJ o itong si Tito Vic and Joey. Alam naman natin eh, 'di ba, na yung programa ni Willie Revillame diyan sa All TV. Ngayon nga itong Wawawin, ang alam ko, hindi na po sila nagpapalabas ng live, panay-replay ang pinapalabas diyan sa All TV. Kaya saka ano, marami na ring nagsasabi na oo, wala na yan si Willie, laos na yan. Magamit na lang ng koneksyon yan. Oo, koneksyon-koneksyon na lang yan. Ay, nako. Ay. Hindi pa talaga ready itong All TV at yung mga ano nga dyan, mga programa, wala eh. Yung mga rating nila, 0% eh. So, sa tingin ko, aalis na rin dyan si Willie Revillame eh, sa All TV. At mukhang ano, mukhang pupunta na siya rito sa Channel 7 o sa GMA bilang bagong host. Hindi natin alam kung host ba o anong parte ang gagawin eh, kung anong part ang gagawin ni Willie Revillame eh. Pero malamang, host ang papasukin niya rito. Eh, alam niyo naman si Willie Revillame eh. Oh, tiyan. 143 double cards. Patay ngayon. Ano mangyayari? Wala na yung ano. Mula apalit hanggang gulo. Saan ka man ay nagkakagulo. Di ba? Wala na 1,000. Isang wala. Oh, tragis niya yan. Yung nakalakihan natin, no, masisira lang ng ganun-ganun lang. Magaling na host ito. Kaya, hintayin natin mga kaibigan yung mangyayari. Hintayin natin yung official announcement ni Tubiera at ni Romeo Halusos. Kaya, yan po yung abangan natin. Doon po sa mga nagsasabing hindi totoo yan. Ito na po mga kaibigan, kitang-kita niyo naman. Kalat na sa social media. Kaya, abangan po natin, ha. Statement ni Willie Revillame, statement ng Tito Vic and Joey, statement ni Tubiera, at statement ni Halusos. Ayan. So, ilan po muna mga kaibigan. At kapag meron pong panibagong balita, mag-update na lang po tayo. Ingat po tayong lahat. Ito mo, no? Malupit talaga yung aking... Sige, ito. Salamat sa pag-uulat mo. At syempre, mga kaibigan, ano? Yan po ang aking correspondent, si Paritesto H. Mahusay yan, kaya nga malaki sahod yan sa network namin eh. YouTube Network. The True Family. Kapuso, kapamilya, kapatid. Oh, ito talaga eh. You are watching the YouTube Channel TV. Walang ya. Eh, paano yan mga kababayan? Anong masasabi nyo ngayon dyan, di ba? Eh, wala na tayong... Wala na yung ating nakasanay at nakalakihan. Talagang walang forever, no? Kahit yung love life mo, walang forever, di ba? Yung samahan, ang ganda ng samahan nila, eh. Di ba? Ako kasi, senior na rin naman ng TVJ, hindi ko rin makita kung anong mangyayari pag wala na yung TVJ. Siyempre, di ba? Tumatanda lahat ng tao, lumilipas, eh. Oh, pero sana, no, hindi ko akalain na gano'n. Kaya minsan pangit pagka ipinablik. Pangit din naman pagka family business. Lahat talaga walang forever, no? May mga family business ang matatag na lang itong SMDC, no? Bihira yun eh, yung magkaroon ng pundasyon
na hindi masisira yung kumpanya, bihira. Kahit yung magkakapatid, usual nag-aaway. Pag pinablik mo naman yung company, yun naman, yung korporasyon naman, mga board of directors, marami ng taong nakikialam, di ba? So wala talagang legacy na naglalas sa mundo, no? Nung lahat ng papaiwanan mong pamana, pabahay, kung ano paman, kahit yung mga moral values, nawawala, mga my friends. So sa mundo, walang permanente. Wala talagang forever, di ba? Oo, siyempre, nangangarap pa rin naman tayo na magkaroon tayo ng katabi sa buhay na hanggang sa pagpapalit ng diaper kasama natin. Pag matanda na tayo, di ba? O, magpapalitan kayo ng diaper, ang sweet-sweet nyo matatanda na kayo. Mahal ka. Ay, bumukang kang muna ng kaunti. Papalitan kita ng diaper. Ay pucha, eto naman, para naman sa akin, na napakaano naman ni Willie pagka nag-ano siya dyan talaga. Pag tinutuon niya yan, na magte-take over, napakawalang delikadesa ng taong to, no? Hindi, para sa akin, sa bagay, trabaho lang naman yan. Pero kung sa akin, siyempre, di ba, yung personalidad mo, hindi bagay eh. Kasi una, baka pati yung mga sarili mong followers magalit sa'yo dyan eh. Dahil number one, siyempre lalabas talaga na ano ka, oportunista ka. Para sa akin lang ha, pananaw ko lang yun. Kaya kung ako sa kay Willie, kung ako si Willie, parang kaya ko naman gumawa ng sarili kong show. Diba? Kung aalisin ng Itbulaga, di palitan niyang Itbulaga na pangalan, di ko gagamitin yan. Wawawin ng ano, doon ako nakilala eh. Tsaka gusto ko akin yung staff. Kung gusto niya Halosos, invest niya sa akin yung pera niya. Diba? Ganun yung iisipin ko yan. Pero kung ganyan, parang lumalabas kasi. Pinag-iinteresan eh. Parang tingin ang magiging tingin ng tao dito. Pinaplano ni Willie to, ginapang niya to, gumamit ng connection nito eh. Diba kasi hindi lulutang ang pangalan niya kung parang tingin ng tao at tingin ng ilan sa atin, pati ako ha. Ako, usually, parang ganun talaga tingin ko dito. Ginapang ni Willie ito, no? Kasi laglag siya sa Ulol TV. Well, anyway, syempre, may kalayaan naman tayo sa pananaw, no? Sa pag-iisip. Eh, kayo, ano sa palagay nyo ngayon kung anong nangyayari? Diba? Comment down below with respect, no? And then, thank you for liking this video and sharing this to your friends. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel for more content like this. Ha? Walang yung English yun. Oo, mabuhay po kayong lahat hanggat gusto nyo. Maraming salamat po mga kababayan. Magkita-kits po ulit tayo sa susunod na edisyon ng Mob TV. Mob Talk, Michael Apacible Bulletin. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye for now. Paalam. Bye-bye.